Natusok ng bakal sa tiyan at tagiliran ang isang babaeng nahulog sa hukay sa Cabuyao, Laguna. Ang sinisisi ng mga kaanak ng biktima, madilim daw sa lugar at walang anumang babala. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Napapaiyaw sa sakit habang nire-rescue ang 32-anyos na si Jamie Hatulan sa Barangay Baklaran sa Cabuyao, Laguna noong nakaraang Biyernes. Mula sa ginagawang kalsada, nahulog siya at natusok sa bakal ang kanyang tiyan at tagiliran. Pati nga yung mga naaakita, napapahiyaw. Nagtulong-tulong ang mga kapitbahay sa pagsagip kay Hatulan hanggang sa naiangat na siya habang nakatarak pa rin ang bakal. Agad isinugod sa ospital ang biktima. Dito sa lugar na to, inilalabas ni Jamie yung kanyang motorsiklo dahil madilim at makitid ang daan. Nawalan ito ng balanse. Imbis na ang motor ang nahulog, mismo si Jamie ang nahulog dito sa kanal at tumusok sa mga bakal. Kwento ng isa sa mga rumesko kay Hatulan, ginamitan na raw nila ng grinder ang bakal para maputol. Sa gusto dito, unang putol ko yung dito sa may ganto niya. Pagkaputol ko po, kala ko wala na. Bagus nung bubati namin, may isa pa pala. Pagkaputol ko nung pangalawa, diretso na pong buhat namin, sakay ko sa ambulansya. Sumailalong sa operasyon ng biktima at ngayon nasa ligtas ng kalagayan. Reklamo naman ng mga kaanak ni Hatulan, walang anumang babala na nakalagay sa may hukay. Wala pa yan kuya, lahat yan, nakatayo pa yan, bakal yan. Tsaka lang, yun na may nangyari na talaga, yan, naglagay sila ng ganan. Ang ginagawang culvert na yan, malaki raw may tutulong para maibisan ang baha sa kanilang barangay. Pero hiling nila, lagyan naman daw ng mga safety precaution ang hukay para walang madisgrasya. Kaya naman, nilagyan na ng contractor ng yellow lane ng hukay at ipinagpatuloy ang paggawa para agad na raw itong matapos. Ayon sa Barangay Baklaran, sinagot na ng contractor at ng LGU ng Cabuyao ang mga gastusin ni Hatulan sa pagpapa-ospital. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.